ang lakas pa rin talaga ni Nonito Donaire. Ako po si Paul Salud. Ito po yung aking reaction. Pasensya na kayo, wala ako sa aking studio. But ang masasabi ko lang, bilib ako kay Nonito Donaire. Ang lakas and ang bilis at iba talaga. Iba talaga yung kalibre ng Nonito Donaire. And pag-usapan natin, ha? So kakatapos lang ng laban, just a few minutes ago, lumabas lang ako kasi gutom na gutom ako. And dito to kami kakain sa Grey Belly, one of the best burgers here in the Panglao, Bohol. At I was impressed with Reymart Gaballo doon sa first round, second round. I actually I gave a round for Reymart Gaballo kasi ang ganda rin ng mga straight niya at saka yung left hook niya tumatama din kay Nonito Donaire. But as the fight progressed, nakikita natin na mas na nagagamay na ni Nonito Donaire. So that's exactly what happened sa tingin ko, no. Nagagamay niya na and nakikita ko na nakakapag-adjust si Nonito Donaire ng maayos, napapasok niya na eh. Reymart Gaballo, malalakas talaga yung suntok, pero yun nga, parang kay Nonito Donaire kasi sanay na siya sa malalakas na suntok eh. Na-absorb niya, umaabante pa nga siya eh, siya yung umaabante eh. Ang nangyayari nga dito, yung matanda na tinatawag natin, sinabi natin yung veterano, siya yung mas aggressive sa laban. Although tama naman din yung mga sinabi ng mga tao na baka daw pag umabot naman pas ng 6 rounds, eh baka daw Reymart Gaballo. Pero sa tingin ko, talagang iba yung condition ni Nonito Donaire. Sa tingin ko, iba talaga yung ano eh, yung experience eh. The factor at saka yung straight. Hindi ko naman nakita na yung respect na sinasabi natin na hindi magpapakita si Reymart Gaballo. I think Reymart Gaballo was mentally ready para sa akin. However, yung physical iba eh. Yung suntok kasi, I don't know, wala siguro pang nakakatangga na nakakalaban si Reymart na kasing lakas ni Nonito Donaire sumuntok. And ako nagulat ako, nagulat talaga ako dahil hindi siya tumayo. I thought tatayo pa siya kasi may stamina siya, ano pa yun, mabilis pa yung mga suntok niya. Although that was a very solid punch, nagulat ako. Tumayo siya, tapos nakita ko na nasaktan talaga. Akala ko talaga tatayo pa pero hindi na eh. Siguro nga, yun nga, first time niya makatanggap ng ganong klaseng suntok and hindi na kinaya. So para kay Nonito Donaire, yung hopes niya para sa unification kay Naoya Inoue is going to be there. Para kay Reymart Gaballo, sabi nga na iba, you can still bounce back, he can still bounce back. At mahaba pa yung career niya, pwede pa, he just need to continue to fight. At continue to fight at that level para masanay siya sa level na gano'n na laban. Yun lang, siguro yun lang ang masasabi ko. But Nonito Donaire, man, talaga, ibang klase. Ibang klase. Kalabaw lang ang tumatanda talaga. Ibang klase. Nonito Donaire, still one of the best. And dapat mangyari na yung Naoya Inoue na fight.